the servants of Christ, doing the will of God from the Lord. With good will doing service as to the Lord and not to men. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. But we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, take a shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, mabisabay po tayo, ready, go. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pero ulitin natin yung, verse 10, ready, go. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong mga salita again. I pray na kayo po ang mauna sa amin. Maraming salamat sa first service. I pray na pagpalain ulit kami sa aming pag-aaral. Kaya mulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po ulit. Title po nito is Malakas Ka Ba? Last week, ano yan? May taste ka ba? Ngayon, malakas ka ba? O, sakalam ka ba? Ayan. Or yung subtitle po nito, ito yung talagang ano, be strong in the Lord, comma, in the Lord. Okay, so again, na-pray natin mamaya. Hindi ko alam, mag-upish ako doon. But kung sakali, kailangan ko ng prayer nyo. Amen? Amen. Alam nyo yung nangyayari. Ating malagayan. I hope pray kayo. So, pray natin sila. 30 years na pala sila, sabi nga sila, tama. So kasi umalis kami doon, 25 years. So 5 years na ngayon, ang bilis. Ang dati, kami-kami lang dito, tingitingnan yung mga picture namin. No? Stephen pa, kumakanta pa Stephen, si Jamie, si Brad din, kumanta pa eh. Kasi ito, pangit pa niyan. Pintura lang, kupas-kupas. Pero nakaraos, amen? Ngayon, ang sigip na natin eh. So pay natin din ha. Ngayon si sa dahil din, kapagawa sila eh. Ngayon makikita na yung mamaya. So hindi pa nakapunta doon. Wala lang. Sakaling may na tayo, matapunta. So title nito, Malakas Ka Ba? Subtitle, Be Strong in the Lord, comma, in the Lord. Text natin Ephesians 6. So, sino malakas dito? Sinong sakto yung kanina eh? Ayaw nyo ba 7 pounds? Ayaw nyo ba itapon nyo? Pinabuhat sa akin ni Brad yun eh. Kasi nga, kasama kami doon. Sama-sama ako. Bigat nga. Isip-isip ko lang naman, classic sport to. Nagamit ba ng utak din. Pero isa kasi sa mga original eh, no? Matagal na yan. So nakita ko sa feed ko, yung javelin naman. Ganda. So ganda yung javelin, kaso baka yung mga tamaan nun. Ang liliit ng mga lugar natin dito. Anyway, so maganda magpalakas tayo. Pero this time, sa Panginoon nga. Kaya mas practicing ko kaya 30 minutes dito. Hindi ko sure. Anyway, objective natin of course, para maging malakas tayo. Yung pinakaano ng kanina bad is ano eh. Parang ganun din, sumama ka sa battle, yung paiwang ka, iwan ka sa pansitan. Eh iba doon, no? Kaya nga, na, pag nagkikita kayo ito minsan sa reunion, ganyan. Yung iba naman kasi, ang concern lang nila pang sanlibutan lang. So hindi natin dapat din kumpara yung sarili natin. Pero in a way, ang hirap nung makipag-reunion ka o kahit family reunion mo yan, school reunion, tapos ikaw naiiwan, di ba? Eh lalo na sa ministry. Eh ang malungkot dyan, kaya sabi sa inyo iba, tinatamad, ayun, magpakita kay pastor kasi napag-iwanan. Kasi yung babagit nga sa inyo, nahumundok na. Wala na, ano lang lagi yung lamang ka na lang kwentuhan. Sabay, kahit pastor ka, napagkwentuhan ka rin. Pero,
Hindi nyo gusto naman yung pagkwentuhan ka ng parang, di ba, parang kawawa. Amen? So again, di lang naman yun ang ano natin sa buhay, pero still, lalo kasi mga karamihan dito, kabataan eh. Sana kayo, yung sabi ni Brad, huwag kayong papahuli. Maghanda kayo, nag-training kayo hanggat maaari, lahat ng kaya nyong pasukan ng ministry. Bible, buo yan. Huwag nyong piliin. Yung ibang pastor na pinipili eh. Kaya nga matatouch natin ngayon yan. And then, si Brad pala medyo malabo na yung mata. Nabuti nga may technology. Ako din, pag nasa alala, nahihirapan ako pag ganito. Hirap. Kahit sa mata na yan eh. So anyway, so malakas ka ba? Eh magpalakas tayo. So sana maging malakas tayo. Especially, hindi lang yung malakas na malakas na lakas lang. Okay, ang focus actually natin dito, kaya nga be strong in the Lord, kama, in the Lord. Okay? Sa Panginoon, ibig sabihin tama, according to the Word of God, what and how the Lord intended. Hindi yung malakas ka nga, yung mga church na lalaki, false doctrine naman. O paano yun? Yung iba, ganun din, mayaman. Ito, ang ganda ng soccer nito, siguro successful to. Parang yung mga classmate nga sa reunion. Ganun, bastos pa rin, puro kalokohan, kawawa yung ano, teacher eh. Ewan ko yung mga teacher, medyo malakas din kasi yung ano niyan eh. Pinagtsagaan na lang. Pero kaya ang daming in-invite na teacher doon, hindi nagpuntahan. Kasi alam na nila, ganun mga reunion eh. Diba? Lalo na po na, successful yung ano, mayaman. Tapos sira ulo. Anong nangyayari sa teacher ka, diba? Mabuti kung hindi ka maparinggan ng ano, diba? Kaya hindi na rin ako agri doon eh. But anyway, so dapat maging malakas tayo. Parang ano na to sa kay Brad. Sumama sa battle, maganda. Pero ngayon, talagang basic. Pero ito po yung exhortation sa inyong araw, ngayong araw. Amen? Kasi ang salita ng Diyos, hindi lang kasi instruction yun. Una yung instruction para matalino ka, ganyan-ganyan. Pero alam nyo, madalas sa iba sa atin, ako din, naalala ko, nung ganyan din ako, may mga bagay na kailangan ma-push sa iyo yung idea. Bilin mo, yung sabihin, maniwala ka, and then gawin mo. Katulad binabanggit na kanina ng Brad, palitaw-palitaw daw, minsan ang hirap niyan, lalo sa amin ako dati, medyo ma-balance ko lang ha, bigat nung dating kanina eh. Ako po, sa masinag nga kami, di ba? So dito ako magagaling San Mateo. Eh di yari ako lagi kay Pastor, late ka na naman, sabi sa akin. Eh ginawa pa ako din ganun, ibabasa ng ano, Bible. Eh, pag na-late ka dyan, ano yun? Eh una yun, di ba, sa service. Kantahan, tapos basa na agad. Eh di late na naman ako, darating ako nun. Sabi ko, nakakahiya naman. Hindi pinanatan din ako, pero natuto ako, amen? Sabi ba naman ni Pastor? O sige! Good, nakailang ano ako, mga 3 months. Next time, magbabasa naman, di ba naman? Ikaw ba, ilang buwan ka? Sorry ba na sa akin? Kaya kung ibalit ata nun, isang buwan lang, habang nasa pa ako. Pero okay lang, kasi nga, pastor ko yun, amen? Parang matuto ako, kasi nga, may pagkakamali ako. So, yan. So, dapat maging malakas tayo. Kung mahina tayo ngayon, eh, magpalakas na tayo. Amen? So this time ay marami po tayong Bible, no? Kaya bilis lang una. So define ko lang ng mabilis, ano yung sabihin ng B? Pag sinabing B, hindi po yan bubuyog. Yan po ay, pag sinabing B strong, para basic lang para sa mga bata din, at para sa mga hindi bata, para, ano yung sabihin ng B? Maging, no? Or, pag sinabi mo lang B, sabi dito, have the quality of being. Okay? Or, identical to be someone or something. Kung hindi ka na ganun, maging ganun ka. Okay, be strong, occupy a certain position or area. Kung ikaw ay hindi wala dati doon, ikaw naman yung unari, referee ka naman. Oh. Maging referee ka, doon ka na. Gawin mo yung dapat gawin na referee. Okay? So, marami pa dito, be identical, equivalent, form or compose, okay, represent, okay? Kaya pag sinabi lang, be strong, maging malakas ka, ano naman yung strong? Basic naman yung pastor. Pero alam ng mga bata rin at alam nyo rin. Pag strong, sabihin, nalakas, sakalang, hindi mahina. Marami yan. Sabi dito, not faint or feeble. Sabi nito, hina-hina. Walang lakas yun. Kaya, ano yun agad sa spiritual? Ay, pag malakas, ibig sabihin, kahit may problema, baliwala. Yan, nangihina, may sakit. Atin pa rin. Ngayon, kakamatay mo, huwag naman.
marami pong area ng strength. Okay? Kanina, yung sabi ni Bad, mga abilities, baka magaling ka magpiano, hindi ka lang kumakanta. Eh sabi siya, managaano kayo kanta rin, hindi yung bawas na bawas. Kasi yung kanta, yun yung words talaga eh. At least malaman yung pronunciation, yung tono. Hanggang ngayon, nag-aaral pa akong daming kanta pong mga hymns. Kaya subscribe lang kayo kay Calibracy. Ano ba yan? May lyrics na siya, may piano na. Maaaral mo, hindi mahirap. Maganda ng mga naano ko eh. Anyway, and then having strength or power, having wielding force or authority. Kasi malakas. So dapat ganyan maging ganun tayo. And then in the Lord, ano sabi in the Lord? Pag sinabi in the, doon. Pag sinabi in the Lord, ano sabi in the Lord? Be strong in the Lord. Ibig sabihin, hindi ka lang malakas na wala namang kinalaman sa ministry. For example, yung iba, tingnan mo yung pinagkakabalang kahit ng mga churches, mga kulto man yan, or kahit Baptist na hindi medyo nakafocus sa Panginoon. Okay? So tayo, isa sa mga highlight natin sa anniversary, yung soul winning natin. Amen? Lagpas na tayo 3,000. So kahit ganito lang number natin. Pero sa iba, mahina pa yun eh. Yung iba, sobrang wow na yun. At tatanungin kaya, sigurado ko maligtas yan. Well, alam namin yung gospel, sineshare namin, tumanggap, ano yung sabihin nun. Amen? So, isa yan. So, pag sinabing strong in the Lord ngayon, dapat ano ba yung gusto ng Diyos? Kasi, naalala ko yung iglesia ni Manalo, di ba? Yung moment, pag pa-impresa niya, pag pinakita sa kanya yung loob nyo, pag pinakita sa inyo yung loob ng kanila, puro kahoy yun, ultimo, ito kahoy din to, pero tabla lang to eh. Yung nakita ko isang moment, talagang siguro mga mamahaling ano yun. Diba? Pero kulto naman, ano silbi nun. Yeah, be strong in the Lord. Siguraduhin mo, malakas ka, pero talagang gusto yun ng Panginoon, hindi yung pa-impress ka lang. Ngayon, Catholic yan, lalaki ng ano, diba? Ang ganda ng choir, hindi naman makaligtas. Ano, say-say nun. Kaya be strong in the Lord. Ganyan tayo, actually hanggang matapos puro ganun. Sabihin ko yung area of strength and then bakit? Paano natin sabing in the Lord yun? Okay? Ano lang. So, pero sa introduction, napakarami nating Bible, no? So, number one, tayo po, bilang maging malakas, tayo ay in-exhort. Ibig sabihin, tayo po ay sinasabihan na dapat maging malakas. Bilisin ko na lang to. Una po, sa 1 Kings, para mabilis, subukan ko tapusin. Hindi ka na pupuntahan ha, pero sabi lang dito 1 Kings. So dito, nagsasalita si David. Alam niyo naman si David, lahat ng tao, siya ay hari, di ba? Lahat tao tumatanda, mamatay. Kaya susunod sa kanya, Solomon, isa sa mga sinabi niya kay Solomon, bukod sa maging matalino ka, tapos may mga binilin pa siya, di ba? Mapatay niya, may kill list siya, ano eh. Inisinisa-isa dyan eh. Si Joab, si Shimei, yung pinatay niya, dami. Si Abay, sino man yun? Pati yung mga anak ni Saul. Anyway, isa sa mga sinabi ni David sa anak niya, alam sabi niya, sabi dito, I go the way of all the earth. So, mamatay na siya. Sabi niya, be strong, therefore, and show thyself a man. Okay? Mamatay na. Wala ka na magtatanungan. Tatay, ano bang gagawin ko? Imagine niyo ba yung mga bata? Imagine niyo, wala yung tatay niyo. Imagine niyo, Ray, Joshua, lahat kayo, isipin nyo, wala yung tatay nyo, nanay nyo. Anong gagawin nyo? Sige nga, ang hirap, di ba? Eh, parang kung hari ka. Lahat lalagay sa balikat mo. Ine-expect sa'yo, ang dami. Kaya sabi niya, magpakalakas ka. At sabi niya, show thyself a man. Ba't anong sabihin nun? Bakit pwede ba siya maging babae? Hindi, may kinalaman po yung strength, courage sa pagiging lalaki. Tandaan niya yung mga lalaki ngayon. Kaya ang bigat ng atang sa balikat nyo, ganun talaga yung buhay eh. Pag lalaki ka, lalo pamilyado ka, lalo kung boss ka pa, lalo kung ano man yan, nahawakan mo, pastor ka, nakapatong yan sa balikat mo, responsibilidad mo, whatever happens to that. Eh yung mga kampanya nga, ganun eh. Eh may mga kumpanya din ngayon na ninanakaw lang sa biglang resign eh. Di ba? Eh ang church di pwedeng ganun. Amen? Kaya lalo sa ministry, maging malakas kayo. Sabi dito. And then, ganun din naman kay King Asa. Hindi ko na isa-isahin to. Basta sinabi, nung isang prophet, si prophet, nakalimutan ko, Obed ba yun? Oded. So, si Asa na, sabi ng Panginoon sa prophet, sabihin mo kay Asa, naku, matindi ang labanan. Daing bakla eh.
Diba? Kaya isa sa mga ginawa ni Asa, sabi sa kanya, be strong therefore and let not your hands be weak. So, ibig sabihin, hindi mahina. So, ikaw, magpakalakas ka. Kung mahina ka ngayon, alam nyo naman yung pwede ka magsanay, lalakas ka. So, obviously, spiritual to. Kaya sabi kay Asa, magpalakas ka. Huwag kang papatay-patal, for your work shall be rewarded. Yun ang maganda sa atin eh. Diba? Kaya po yung komunista, hindi gumagana yan. Kasi nga, pag sabi nila, pare-pareho lang naman tayo, bakit natin gagalingan? Doon ngayon, may hybrid ng setup ngayon ng mga komunista eh. Pero hindi gumana yan before. So kaya po sa mga kapitalista, okay, may mga evil din yan ha. Pero yung basic lang, kaya tayo po dapat magsipag. Ano? Ay, sabi lagi sa mga bata, mag-aral ka! Ah, katamad naman eh. Ah, hindi ako nalalait ha. Pero kaya nga maganda sa church, kumpleto tayo dito, okay? Huwag kayong masasaktan ha pag may sinabi sa atin, ito si ganyan, ganyan lang. Para matuto yung iba rin, amen? Tsaka may magagawa ka pa rin naman sa Panginoon. Pero kaya minsan sinasabi ko sa mga anak ko, oh, nakita mo ba si ganyan? Oh, ano ba ginagawa nun? Ang hirap ng buhay, di ba? Magpakasipag ka ngayon, mag-aral ka. Sabi nito, your work shall be rewarded. So sa pag-aaral, mas mapapagaan ang buhay mo, mas malaki sweldo mo kasi may pinag-aralan ka eh. Yun ang pinuhunan mo sa buhay mo, bata ka pa. So ganun din tayo, lalo na sa Panginoon. Kaya iba, hirap na hirap. Sabi kasi yung iba, nag-backslide na, hindi makabalik sa Panginoon. Kasi may maling ginawa. Tapos hindi naman nagsisi, hindi naman ginawa yung dapat gawin. Ang hirap ng buhay Kristiyano. Kaya tayo ngayon, lalo na pag may ganun responsibilidad, magpakalakas-lakas ka, parang ka magpapalakas. Gawin mo yun, nasabi ko ba't kanina, preparation, Bible, pray, attend, fellowship, napaka-importante, makinig, gawin yung dapat gawin. Kaya sabi dito, and when Asa heard these words, buti na lang sinabi pala sa kanyang lingkod ng Diyos, kasi hindi, sabi niyan, and the prophecy of Oded, yun yan, Oded the prophet, he took courage. Yun pala yun, kaya huwag kayong mawawala sa church. Sabi mo, kaya mong harapin yung challenge na ibibigay sa'yo this week, next week. Hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos ngayon. Ang hirap nung kaya dito, hari na nga si Asa eh. Sa totoo lang, nasa kanya ng resources. Pero kailangan niya instruction ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, sabi mo to. Nung sinabi niya, tumapang po si Asa. At nakakalungkot si Asa, hindi kilala ng karami. Ito, paborito ko si Asa, alam niyo ba yon? Isa sa mga ginawa niya, pinatay niya yung mga bakla. Paborito niya na rin. Si Josiah, ganun din. Pero ito lalo. At nung pinatay niya yung mga bakla, sabi ng Bible, he did that which is right in the sight of God. Amen? Ngayon, huwag niyo mapatay yung mga bakla. Ha? Hindi kayo hari at hindi kayo in-stuck ng Panginoon. Okay? So, pag-pray lang natin. Anyway, he took courage, put away the abominable idols out of the land of Judah and Benjamin, out of the cities. Yun na nga, marami siyang ginawang at ni-repel niya yung altar. Okay? And then, isa yung pinatay niya mga bakla. So, Isaiah 35, ganun din po yan. Sabi dito, ito, basahin natin dito. Ito, medyo generic tong Isaiah. Alam niyo, Isaiah, ay medyo kalat-kalat to eh. Medyo lang, ha? Pero lalo sa end-times prophecy, marami po dito, kaso kalat-kalat nga. So, pero ilagay natin sa tamang context, sa Isaiah. Sinasabi ngayon yan sa mga nausubok, especially mga likod ng Diyos, mga anak ng Diyos, sabi dyan. Kayo muna, ready, go! Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. Yun. So ganun na sasabihin natin na ngayon, yung kapatid mo may pinagdadaanan, ganun ka dapat, hindi yung dadamayan mo. Eh, oo nga, alam, pinalo ka ng tatay mo. Loko-loko talaga yung tatay mo. Dapat, wala ang bawal sa bahay mo, di ba? Hindi ganun. Yung authority, ayudahan mo yung authority, yung tamang authority. Ganun din sa church. Amen? Baka naman nag-usap kayo, ganun yung preaching ni Brado, ikaw yun siguro. Eh, huwag ka na umatin. Makikilig mo na naman yan. Baliktad. Salit na sabihan mo, yun ang kailangan natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Yun naman sinabi dun eh. Amen? Amen? Fear not! Huwag ka mahina! Behold, God will come with vengeance, even God with a recompense. Parang kanina, reward din po yun. He will come and save you. Kung mahina ka ngayon, lalakas ka. Magtiwala ka sa Diyos. Amen? And then marami pa po ito. Isisay na rin natin. Sa Haggai. Parang practice ko na ito mamaya kung sakali.
Sabi sa Hagay, kilala niyo si Hagay? O sabi nila Hagay? Mga Melkano. Okay. So ito po yung isa sa dalawang propeta nung end times tuloy, sorry, nung pabalik na sila at nasa balik na yung Israel sa Promised Land. Problema pa rin. Anyway, sabi niya, yet now be strong. Zerubbabel siya yung governor. So nasakop sila, di ba? Pero buhay pa rin sila, nagkaanak sila sa ano, bumalik sila sa Israel. Kano sasabihin ng Diyos ngayon sa leader na marami nakaatang sa kanyang balikat? Kasi sabi, maging malakas ka. Sabi ng Panginoon, be strong, O Joshua. Joshua naman yung katulong niya na priest, high priest nung time na yun. So magkatulong dati yan eh. Sa governor, sa civil government, and then yung lingkod ng Diyos. So si Hagay, sino si Hagay? Parang ano lang siya. Propeta nga. Son of Josedek, the high priest, and be strong, all ye people. So hindi lang sila, una sila. Pero pati lahat ng tao of the land, say the Lord, and work, for I am with you, say the Lord of hosts. So tayo po ay ina-exhort, no, na maging malakas. Wala kang makikita sa Bible na quit ka na, magreklamo ka na, maganda yan, no? Huwag ka nang umatin, hina-hina ka lang. I-quote nyo yung 1 Corinthians 6.13. Sige nga, 1 Corinthians 6.13. Ayun yung unang kinanta nyo. With you like men, be strong. 1 Timothy 2:1. Ito naman sabi dito, exhort therefore that first of all supplication, praise, in giving thanks. Malito ha, 1 Timothy 2:1. Anyway, lahat po, no, lahat ng Kristiyano laging ganun. Maging malakas ka, kasi may gagawin tayo. Kung ano man yan gusto nyo, basketball man yan, para manalo tayo. Diba? Mababaw pang illustration yun eh. Yung mga bagay, ang daming kailangan gawin sa church, no? Tayo ngayon, tinitingnan ko kayo sa isa, may na-accomplish naman tayo. Ito, bago Stephen, sana mag-stay. Pero itong mga kasama mo, ba, tingnan mo yan, dahil pinagdaanan yan. Iba dyan, pag-attend lang, mahirap na yan, noona. Okay, pero later, pag gusto mo na yung salita ng Diyos, wala nang pipilit sa'yo, man. Diba? Ganun yun. And then, napakarami pa nito sa Numbers 13. Hindi ko na bilangan yung sarili ko. 11:30, tapos po tayo. And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not, and be of good courage, and bring of the fruit of the land, now the time was time, the first grave. So, sino to? Numbers 13. Alam dapat na Stephen to, kasi kasama mo siya doon, hindi siya doon. Yung kapangalan niya. Sino yan? Sinabihan doon. Ayan na nga, search the land. Sino nagsabi? 12 spies, di ba? Hindi po mahirap, hindi madali mag-spy. Nahuli ka, patay ka. Pinakamatindi pa doon sa mga spy. Kasi niloloko mo sila, pasabi kanina. Di ba? Arang Judas eh. So, ay, mga turista po kami. Pero tinitingnan mo na pala. Pasabogin mo na pala, parang Russia, Ukraine. So, ganun po sila. Kaya sabi, maging matapang kayo. Huwag yung, well, baka hulihin tayo dito. Talaga. Pero kung matapang ka, ang trabaho, mag-spy dyan para malaman nila. Diba? Yung matapang ka. Ngayon, masyadong kinoglorify naman yung mga spy, no? Anyway, Deuteronomy 31. O, alam nyo yung Deuteronomy. Last book. O, sinong i-exhort dito? Siyempre, yung mga Israel. Diba? Kaya sabi dyan, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He it is that doth go with thee. Ang Diyos ang sasama sa inyo eh. He will not forsake thee, nor fail thee, nor forsake thee. So dyan ang galing yung famous quote na yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang dami na ang kalahin. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kung kasama nyo, Diyos. Diba? Huwag siyang iiwan nyo. Doon nangyari sa kanila din yun. And then, 2 Chronicles, ganyan po, sino yung bida 2 Chronicles? 2 Chronicles, sino? Nabasa ba kayo? Mga kings, after King David, di ba? And behold, Amariah, the chief priest over you in all matters of the Lord, and Zebadiah, the son of Ishmael, the ruler
of the house of Judah, for all the king's matters, also the Levites shall be officers before you. Deal courageously, and the Lord shall be with the good. Yun na yan. So sa dami po ng kings sa Israel and Judah, of course sa Israel puro, ano, karamihan negative, talaga negative. So Jehoshaphat, so faithful ba si Jehoshaphat? Alala ko si Jared, munti ka nung maging Jehoshaphat yun. Tama ba? Ano ba siya ngayon? So positive din ang kalahati si Jehoshaphat eh, no? So Uda, maganda. And then, tama ba siya yung anak nga yung inasawa yung ano, kalaban? Tama ba? Anak na Ahab? Parang ganun. Siyempre, naging negative ngayon yung Judah. Kaya, anyway, ito sabi sa kanya, maging matapang ka sa mga kings, ganyan lagi exhortation. Amen? Kasi mabigat yung responsibilidad mo, dapat magpakalakas, magpakatapang ka. Kaya sabi dyan, deal courageously in the Lord. So, puro ganito kasi introduction natin, lagi tayo sinasabi yung maging matapang. Hindi ko na sabihin lahat to, pero, ano naman, gusto kong i-relate yung being courageous and being strong sa pagiging lalaki. Amen? So sa atin, ano yan eh, pero mamaya doon sakali, ewan ko. Tingnan natin sa ano na lang, Ezekiel. Dami nito eh. Ang pagiging malakas, ang pagiging matapang, karakteristik po yan ng lalaki. Ngayon, kung lalaki ka, hindi ka masyadong naturuan, kaya nga magpaturo ka, amen? Kasi tinuturo po yan. Pag hindi ka naturuan, hindi man automatic magiging matapang ka agad. Amen? Kaya sabi dito, and I sought for a man among them. Bakit hindi babae? Hindi bata? Kasi yung mag forget po tong verse na to ha, naghahanap daw ang Panginoon. Sino ngayon yung magiging responsable na siya yung tatayo dun sa gap? Ibig sabihin ng gap po, parang kahit sa amin ng tao sa pag may problema, ibig sabihin yung gap eh. Ibig sabihin, ito yung dapat, ito yung nandito ko ngayon. Ano to? Gap. I-fill mo yan. Ibig sabihin, gawin mo yan. Ayusin mo yung problema para walang gap. Kahit saan, mayroong ganyan. Ngayon, kaya nga puro Bible tayo ngayon. Okay, mamatay na yung mga ano namin, yung mga kaidara namin. Iba sa mga tatay-tatay natin, parang hirap ng turuan nun. Pag, diba, buti nga si Bad, andito eh. Alam mo, pag naano yan, pag ganyan ka na, ang hina na, lalaki na yan. Ang hina niyan. Hirap turuan yan. Yung iba, contento na sa buhay nila. Dito na lang, hindi na mag-church. Kaya ngayon, nakatutok tayo sa mga bata. Kasi dyan yung gap. Bata pa kayo, yung mga alam namin, mamatay na kami, ano mangyari dito? Tuturo namin dapat sa inyo yan. Sana saluhin nyo yan. Paglaban nyo rin, katulad ng ginawa namin. Amen? Tsaka yung mga nagturo din sa amin. Ganyan tayo. Kaya sabi dyan, hinahanap nyo yung tao daw na, ano yung make up the hedge? Yung hedge na parang picture po yan ng nung salahala kayo, di ba, nakakasama kayo doon, yung mga palaya, nilalagyan nila ng either tungtungan yun o pangharang sa midfong field. Di naman pantay-pantay yan eh. So, yung sabihin na parang yung nagpuprotekta dito sa tanim. So, sinong gagawa nun? Di ba? Kaya minsan, evaluate yung buhay ko. Ang sarap minsan ng buhay nyo, nakikita ko, itong mga to bata pa nag-aral ng salita ng Diyos, protektado na, provided na sa kanila. So, ako parang naawa ko sarili ko, okay lang. Ginawa rin sa akin yan ng iba. Amen? Kaya sana tuloy-tuloy kayo. So sino daw yung maggagawa ng heads sa kanila para protektado sila sa mga salot, sa ano man yan, sa landslide, kung ano man yung experience ng mga tanim. Pag may heads yan, protektado sila. And stand in the gap sa yung mahihirapan, sa yung makikipag-ugnayan sa Diyos. Ito yung tao, di marunong ang Diyos, napakatalino, napakabanal. Sinong gagano? Hirap. Pag nasa malayang organization kayo, maranasan niyo yan minsan. Nakakasar yung boss ito, ayaw kausapin ko. Ikaw ang mausap doon. O sige po, ano mong gagawin natin? Pero masaya din, amen? So kailangan nyo, ngayon, ganun din ba, mga tatay, anak. Anak mo, ganyan. Oh sige, nanay naman. Hirap, di ba? So ganun po yan. Kailangan minsan merong dumahirapan, nasa gitna ka. Kaya later malalaman niyo kung sino yan, si Ezekiel po yan. At tayo din dapat, ito yung sinasabi nito, pinagbabantaan na sila eh. Di ba? Parang sa opisina rin, ganun din yan eh. O yung isang tao mo, hindi na mapasok ah. Sabihan mo yan ah. Ayan.
Yung boss, syempre, ayaw niya mawala yung tao, sabihin niya, di ba? Ganun din kayo. Minsan, may sinasabihin ako sa inyo, inausap ko na, parang sinungaling, hindi maghahanap ako ng iba. Ano mo sa palagay mo sa taong yan? Ah, ganito po yan. Ah, sige. Kaya may responsibility na pag tinawag yung attention mo, nakausapin yun, di ba? So, ganun po talaga, hindi madali. So, ganun sa mga inaakay natin, minsan ako, kaya ko nung puntahan lahat yan, hindi ko kaya. Minsan, kailangan yung tulungan. Amen? So, maganda kay Ezekiel. Sige, yun ang ginawa niya. At maraming kwento kay Ezekiel. Okay? Yun ang di ko na isa-isa ngayon. So, dyan na lang muna tayo sa introduction. Be strong in the Lord. Lahat tayo in-exhort para maging matapang, hindi magtakot. And then, may paborito akong example. Marami pong matapang sa Bible. Sinong kilala niyo matapang sa Bible? Sige nga. Si David. Oh, tama, no? Goliath, eh. Classic. Sino pa? Si Paul, si Daniel. Ang gagaling nga talaga. Nalista ko dito dalawa, matindi rin ito, hindi masyadong kilala. Then, kilala to eh, si Caleb. Kilala si Caleb. Bakit siya matapang? Eh, si David, isang tao lang yung kalaban niya. Si Caleb, pinasakop sa kanya yung tuktok. Pag ikaw ay Jerusalem na magiging Jerusalem, di ba? Sabi niya, oh, hirap dito ah. Ah, ito, magagaling naman yung tao ko. Sige, kung sino makakapasok doon, mga sakop yun, kayo yung chief, di ba? Kaya naging chief si ano eh, bukod kay Joab, itong kay Caleb, pa kay Joseph pala to, di ba? Kay Moses siya, kay Joseph. So, okay, sino mong makakap dyan? Nasakop ni Caleb, matapang. And then, pangalawa si Jonathan, kailangan si Jonathan. Ang ganda, anong ginawa ni Jonathan matapang? Tinago niya si David. Ano pa? Lumusob sa camp, di ba? Kasi nga alam niyo yung mga kampong-kampong yan, parang kay Goliath. Kaya tumapang yung mga Israel nung pinatay si Goliath. Bakit? Eh, kaya pala natin yan eh. Amen? Eh, si Jonathan, siguro naasal na rin. Sumugod siya mag-isa, kasama niya lang yung ano niya, di ba? Armor bearing. Buka natin to. Ay, nakita sila. Oh, punta kayo dito. Pag ayaw niyo, punta kami dyan. Ganun katapang. Ano nangyari doon? Oh, nung natalo nila, dalawa lang sila, ang dami lang pinatay, parang 20 tao. Magkakamali. Tumapang ngayon yung mga Israel. Ah, andun na yung mga pinagpapatay ng kasama namin ngayon. Sumugod sila, panalo sila. Okay? So, ganun po yan eh. So, dapat maging matapang tayo. At isabi dyan, actually, inano yun sa mga lalaki. Okay? So, manliness. Sampulan nga natin isa yun, parang si, ano nga, si Ezekiel, no? I sought out a man. Hindi siya nag-aarap ng bata, ng babae. Amen? So, dito tayo sa ating mga points ngayon. Ay, ilang points na lang may isa po ako? Sorry. 30 po na. May 30 pa ako. So, ito yung mga points natin sa efficiencies. Balik tayo dito. Ito lang po yung, again, nakita natin na useful para sa ating topic ngayon. Para tayo maging malakas. Kung hindi kang malakas ngayon, pastor, hindi ako malakas, hindi ako marunong eh. Magpakarunong ka. Amen? Sabi nga sa inyo, tandaan niyo po ito. Sa Bible, yung mga mangingisda nga, yung mga yun, anong kinalaman ng mangingisda sa pag-preach? Wala, di ba? Meron. Ringwit. Yun lang. Pero malayo. Kaya napansin ko yung mga lingkod ng Diyos kahit sa Bible, kahit sari-sari pinanggalingan, hindi necessarily. Kaya ako hindi ako boto dyan sa Bible school o iba naman, seminaryo, di ba? Well, brainwash ka na dun. Sa Bible, hindi ganun eh. Marami rin sa kanilang priest, pero hindi lahat. Amen? Kaya tayo dito, iba-iba tayo pinanggalingan. Hindi ko may pag-aaralin sa ganyan para later, pastor ka, magaling ka naman bola kasi bata ka pa, tinuruan ka na eh. Hindi ganun. Magtrabaho kayo. Diyan yung matutunan yung dapat yung matutunan. Diyan yung malalaman kung para sa ministry kayo. Amen? Amen. Yung sabi dito, ito yung mga points natin. Again ha, be strong, tsaka in the Lord. In area ng strength dapat. And then, paano natin malalaman na talaga in the Lord yun? Hindi yan yabang, hindi yan be strong sa context ng salibutan. Okay? Kasi ito, yung church natin, sabi nyo ito, ano ba ito? Ito, bahay lang to. Hindi. We're strong in the Lord. Amen? Kumpara sa mga kulto, wala silang in the Lord agad eh. Hindi sligtas eh. Mayroon tayong 12. Number 1, actually yung dalawang una dito, medyo introduction, okay? Sabi dyan sa 1 to 4,
sa pamilya po yan, okay? So kaya, it all starts in the home or the family. So gusto nyo maging malakas, tandaan nyo po, tingnan nyo yung mga taong ano, matalino, may confidence, at may ginagawang maganda sa salimutan, sa lipunan. Tingnan nyo yung pamilya niya agad. Pansinin nyo, ganun din ako, pag ayo, may na-win tayo, or may prospect tayo, tatanungin ko yan, ilan kayo magkapatid? Diba? Alala nyo, kasi may kinalaman agad yan kung panganay ka, bunso ka eh. Hindi naman totally, pero still, meron yan. So, ano ba yan? Ano ba yung nanay-tatay mo? Hiwalay po. Medyo may bawas yun, di ba? Ibig sabihin, hindi ganun yung confidence. So, pero pwede yung i-repair. Pero, malaki po yung bagay yun pag yung magulang mo maayos. Amen? And sabi niya, children, obey your parents and the Lord, for this is right. Tama po yun. Ibig sabihin, wala nang duda, mga bata. Huwag ka na magtanong, susundin ko kaya magulang ko. Sinabi niya, maligo na ako. And lamig-lamig. Sumunod ka na lang, alam niyo na yung tama. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. So lahat po ng commandments, sinabi lang gawin mo. Pero itong pinangakuha ka, pag ginawa mo ito, mayroong blessing. Yun po yung sabihin doon. Anyway, jump agad tayo sa pangalawa, no? Basta una yung sa pamilya po, dapat maging malakas tayo. Bakit tayo maging malakas? Kasi yung tatay, nanay mo, kapatid mo, sinuportahan ka. Hindi kayo watak-watak. Ngayon, again, sinasabi ko nga sa inyo, kung watak-watak kayo sa pamilya, walang perfectong pamilya, kaya may church. Okay? Later, aralin natin sa seminar natin sa Human and Divine Governments. Ang unang ginawa po ng Diyos, malinaw po yung pamilya, di ba? Yung atomic family, lalaki, babae, anak. Okay? Kaya yung mga bakla, sinisira nila yan eh. So anyway, as next po yung government. So para sino nang maumunuan, sinong papagawa ng kalsada, alam nang mag-chip in tayo dyan. Ngayon, ginagawa, nag-chip in talaga tayo dyan, pero hindi nga lahat eh. Pero may ginagampanan ng gobyerno. Pero napansin nyo ba, kulang yung gobyerno eh. Diba? Maganda kanina si Moses, halo yung gobyerno, civil government, tsaka yung church. Ganun sa kanila dati. Ngayon, hiwalay na. Okay din yun. Diba? Alam nyo yung ating Baptist distinctive. Ano yung huli? Separation of church and state. So, mas maganda ng hiwalay lang kasi hindi mo may pilit yung mga hindi ayaw maniwala. Okay? So, kaya hiwalay na lang tayo, pero kaya ngayon meron church. Kaya huwag na huwag nyo sasabihin, pastor, yung tatay ko, ganyan, mahina eh. Ikaw, magpalakas ka na lang. Bumuo ka ngayon ng pamilya sa generation mo na maayos. Amen? Wala kang lusot. E sabi dito, next up tayo sa number 2. Kalakasan, sa tayo dahil maging malakas? Sa home, para yung mga bata maging malakas, supportahan natin kung magulang tayo. Kung ikaw naman ay, syempre, mahirap pag ikaw yung anak. Pero pwede yan. Amen? Ito, mga nauna dito, mga anak ni na Roble. Pero, dito sila lahat. Amen? Blessing. So, pangalawa po, huwag natin kakalimutan, sabi dyan, hanggang 9, binasa na natin kanina yan, di ba? Servants, master, ito po sa office. Office talaga, no? Sa trabaho po yan. So, huwag natin kalimutan ang trabaho. Napaka-importante sa trabaho. Huwag mo sabihin, magiging mabuti ang Kristiyano sa trabaho, hindi ka maayos. Okay? Hindi ko sabihin, perfect ka, walang ganun. Basta ayusin mo yung trabaho mo, yung trade mo, ikaw ay magiging malakas. Amen? Ang hirap magbida. Kaya nga, sabi nga sa'yo, hindi ako ano yun sa mga pastor, binata pa. Ngayon, kung talagang kaya nila, hindi sige. Pero parang hindi ko makita kasi sinabi ng Bible ng alam, may asawa ka, may mga anak ka, at may siyempre, may trabaho ka. Parang masubukan yung tatag mo. Amen? Saka ka magpastor. Ngayon, paano mangyayari yan? Kaya sabi dito, gusto mong maging malakas? Maranasan mo, ikaw yung inuutusan. Us, ito, pakiano mo yan. Okay yun. Amen? Amen. Ganun talaga. So number 2, sa workplace, magpakalakas ka doon. Huwag mong hahayaan na mahina ka doon. Tapos sa church, bibida ka. Ano ka? Observe kayo ba? Kaya, naku, puro network yung mangyayari dyan. Puro bulahan. Maganda sa church, mga professional, as in, totoong professional. Amen? Amen. And then, number 3 po. Dito tayo sa, ginakuha yung ano. Ito yung pinaka-text po natin, sabi po dyan sa 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord in the power of His might. So, yung pinaka-team natin. Pero gusto kong kunin dito, pag sinabing strength, akibat niyan po yung might and then power. Okay, kanino mang gagaling yung power ngayon yan? Hindi sa Panginoon. So alam nyo ating life verse, church verse, di ba? Ano yun? Hebrews 4:12, for the word of God is powerful, quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of
both soul and spirit, and of joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sabi dun yung salita ng Diyos ang may power. Kasi po, ganito po yan yung iba, may, pag may conflict ng, ano yan, ganito yung tama, ganito yung tama, ganito yung tama, palakasan ng boses, impluensya, politika, ano nga ba ito yung tama? Ano yung may kapangyarihan na magsabi, pag yan ang sinabi dyan, yun ang tama, hindi si, si Brad, si ito, mas matalino siya, mas mataas ang pinag-aralan, eh, ito yung pamilya nila, ah, sino ba tayo? Yung palang kapangyarihan nasa Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, yun na yun. At hindi lang, katulad ng ginagawa rin dito, aral tayo, bukod sa aral, i-preach yan, i-declare, andyan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung meron kayong problema sa attitude niyo, for example, problema ko, pastor, mahina ako, alam, mahina ako, takot ako. Alam nyo, yan ang ina-atake ng salita ng Diyos, kaya yan. Pastor, dalang ganito na ako eh. Eh, kung hindi tama yan, hindi ka dapat manatiling ganyan. Amen? Kaya pong gamutin yan, salita ng Diyos. Alam nyo ba yon? Nandito yung power. Anyway, next tayo. Ito na yung proper natin. Saan tayo dahil maging malakas? Paano natin nalamang? Sa Diyos yan. Number 4. Sa verse 11 to 17, very famous din ito, no? Ito yung tinatawag nilang armor of God. Okay, may pelikulang ganyan, pero obviously, kalokohan nyo. Kaya napanood ko yun, eh. Pero walang kinalaman sa Diyos. At walang kinalaman sa ano. Okay, so may kwento silang gano'n. Anyway, ang armor of God talaga, ano yan? Ano yung armor? Yung sinusuot mo pag makikipaglabang ka, di ba? Parang kanina. Ikaw ba, lalabang ka ba? Naka-short ka lang? Nakita niyo yung ano, may habang din tong Amerika eh. Kinukumpara nila yung sundalo ng US sa sundalo ng China. Sino man nanalo? Mayabang nga to, bukod sa mayaman sila eh. Yung China, made in China, maganda ba yan? Ngayon, gumaganda na rin. Pero sa dami ng sundalo nila, yung gamit pala ng China, mapapatay ka kahit 1,000 kayo, mapapatay ka nung isa eh. Sobrang advanced to eh. Amen? Eh, nung panahon nila, ganun lang. Helmet. Yan ang pag-usapan natin. Pag ikaw, nakasinelas ka lang, natagaan tayo, patay ka agad doon. Kaya pag-usapan natin, ano yung mga dapat, number 4, gusto ko sabihin dito, gusto mo maging malakas? Okay yung maging malakas ka, mag-training ka, pero kung may equipment ka. Amen? Sa gera, ganun. Kaya number 4, employ all necessary equipments. Gusto mo maging malakas? Gamitin mo yung sinasabi naman na pwede mo naman gamitin at dapat mong gamitin. Kaya nga 11 to 17, yan eh. Inisa-isa, isa-isa natin. Okay. So yun naman, in general, isuot mo yung equipment. Okay, armor. Magiging malakas ka. Kung dati medyo mahina yung ano mo pag nahataw yan, eh kung naka-armor ka eh. Di ba? Panalo. Amen? May nakita lang ano sa ano. Ganun nga daw. Yung mga tanki dati daw sa kanila, ganun, armor. Hindi yan, nag-ispadano dyan. Pag may pumasok niya ng armor, kala mo daw tanki yun kasi panahin mo ng panahin. Ayaw eh. Nako, takot ka na. Kahit mabagal yun. Pag tina... Anyway, so, number 5, isa-isayin natin ngayon yung mga saan tayo dapat maging malakas and then paano natin masabi na sa Panginoon yan. So, verse 11 po, sabi dyan, no? Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ang gusto kong dapat maging malakas tayo sa standing. Okay, number 1. Ano yung stand? Mas mahirap bang mag-stand? Siyempre, hindi. Kanina pa ako naka-stand, eh. Pero pag may mga obstacle, mahirap. Diba yung mga, alam mo, nasa YouTube na ng utak ko eh. Kaya makikita mo dun yung, ano, diba, bumabagyo. Tapos tumatayo lang daw sila. Pag may obstacle, hindi madaling tumayo. Amen? Ganun sa spiritual life. Alam nyo ba, dito sa atin, kaya sabi nyo, pag-pray natin yung mga kapatid natin, ngayon, nahihirapan umaten kung ano man niya. Kasi nga, may pinagdadaanan sila. Eh, ikaw yung buhay mo, madali lang yan. Andito si tatay, andito si nanay. Pag di ako umaten, palo pa ako. Eh, atin na ako. Ang lakas ko, di ba? Madali yan kasi wala kang obstacle. Yung iba po, kailangan pang ano eh, pamasahe lang, hirap. Oh, so kaya ngayon, tinutulungan. Amen? Iba, ginigising pa nga, inom sa club. So, gusto kong sabihin, sa number 5, be strong in standing. Pag sinabi ng stand, madalas ito sinababagin sa Bible, ibig sabihin, yung mga tatayuan mo yung tama. Okay, ganyan yan eh. For example, ano ba yung mga maganda example sa panahon natin ha? Again, mamaya kung sakaling mabigyan ng pagkakataon doon, tatayuan ko po yung tama. Amen. Kahit alam ko na yung sinabi nilang
against sa akin doon. Kasi yun po ang ibig sabihin na standing. Tatayuan mo yan, ito yung tama. Isa dyan sa mga bakla, di ba? For example na lang, okay, bakuna, kahit ano yan, nabanggit mo natin madalas yan eh. Ano mas stand mo? Yan ang tanong dyan, di ba? Ano mas stand mo sa ganyang issue? Yung mga bakla, pakasalan natin, okay. So, babae ka, gusto ng lala, pakasal, o. Oh. Eh, di mga bakla po yan, pakasal. Ay, ano mas stand natin dyan? Ay, sabi sa Bible, abomination yan eh. Eh kaso, eh ngayon, magjojo na naman. Amen? Bakit hindi naman dapat sa kanila yan? Pero kung sakaling ganun, anong gagawin mo? Sige nga, okay, huwag niyo mapatayin ha. Patayin natin sa panalangin. Tsaka labanan natin yung, anong kanina, kinote kanina? Dito yun eh, di ba? Sa 12, mamaya na yun. So labanan natin. So tayuan muna natin, dapat nating tayuan. Kasi paano ka makakalaban? Paano sabi nga ni Bud, di ba? Pag mayroong rank yan, huwag kang bibitaw dyan. Kasi pag bumitaw ka, magkakaroon ng uwang, susaksakin na sa gilid yung isa. Eh kung andyan ka, hindi, kahit hirap ka na, may ginawa din yan. Sige lang! Amen? Ganun po yan ngayon. Ito sa lugar nyo, sa Lagundi, sa may baysa pa. Alam, pag nakita kayo ng kasiraan, damay kami dyan. Alam niyo ba yan si DM? Active-active yan. Mababa-baba yan dito. Gabing-gabi umuwi yan. May dina... Eh, di patay tayo ngayon nun. Napakantaka pa dyan. Patay tayo dyan. Kaya maging strong, amen? Kung medyo nahihirapan ka, at least ganyan ka lang. Sunod ka lang doon sa sinasabi ng boss mo, ng leader mo, ng bisol mo, ng pastor mo, amen? Maging malakas ka. Saan ba ako? So, in standing. So, importante yan. Yung basic. Okay? Eh, sabi dyan, ang reality, dito tayo punta sa in the Lord, ha? Obviously, spiritual to. Parang sabihin. Ang sabi dyan, no? Against the wiles. Pag sinabing wiles, ibig sabihin ito, yung mga kalokohan, yung mga scheme ng demonyo. Kaya nga, balik tayo sa mga bakla, o paano tinanggap ng iba yan. Eh, kasi, kahit yung nabasa tuloy. Pinanood natin yung Sodom and Deception, di ba? Napakaganda nun. Historical, biblical. Ang ginawa pala yung mga bakla na yan, inano yung mga Hollywood, di ba? Nakikita mo yun, wala kang magawa, trabaho ka na. Ay, nood niya ang TV. Ay, mga bida, mga bakla. Di ba, bakit yan? Ay, ito, mukhang friendly naman sila eh. Kasi lagi mo nakikita. Deception yung, giniloko ka na. Alam mo, katanggap-tanggap yung. Katanggap na mga kanino. Eh, tayo, pag wala tayong ibang mga panood, eh, yun ang mga panood natin, GMA channel to, yun na lang. Ah, sige, okay na yan. Ah, ganun pala yung mga bakla. Okay naman pala. Naloko ka na. Hindi mo alam yung Bible. At ganun, kahit mga pasto, naloko rin. Amen? Amen. Hindi sila strong. In standing. Pag dumami na yung nagsasabi, okay lang yan. Okay lang. Ah, sige na nga, okay na nga. Ay, abominable. Eh, yung Bible, huwag na yan. At least, marami yung friends. Ang hina mo. Hindi ka na tumayo. At dapat mong tayuan. Kaya maging dapat mag-strong tayo standing. Alam natin may lokohan. Ang sabi dyan, devil, obviously spiritual battle yan. Kaya dapat ano tayo dun. Tingnan natin sa Bible, ano sinabi sa mga bakla. Ay, abomination. Ay, sodomite, reprobate. Ah, okay, hindi ko nakakampihan yan. Amen? Magaling pala manloko yan. Eh, dapat, kung hindi ko kaya yung kanilang panluloko, eh, tumanga na ako kami. Punta tayo dun sa faith, no? Anyway, number 6. So verse 12, ito yung bang yabang ko kanina. Saan tayo dapat maging malakas? Bukod sa panloloko, sabi dyan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Medyo natakal kanina to, kaya bilis ako na lang ha. Against spiritual wickedness in high places. So bukod kay Satanas, dapat yung mga ginagamit ni Satanas. Amen? Be strong against those that the devil is using. Alam nyo na yan. Again, yung iba dyan may pag-asa pang maligtas. Kaya, pero didepensa ka pa rin. Kunwari, kapitbahay mo yan na, ano mo na, iligla siya na manalo. Kaya, ay, suriano, mali yung doktrina. Anong gagawin mo? Huwag silang papatayin, huwag silang awayin. Kasi sabi dito, ang kalaban mo, hindi naman sila. Okay? Ginagamit lang silang demonyo. So, ang lalabanan mong una, yung itong mga bagay na to, hindi tao, kundi yung mga structure, power structure po nila yan, ang tinatawag. Mga yan, mga kulto, okay? Kaya dito, napansin nyo, binabanatin natin yung leadership nila, yung kanilang malinturo, hindi yung kapitbahay natin, di ba? Kasi naloko lang sila, kawawa naman. So, kaya ang point ko dito,
Be strong in the Lord against, be strong in the Lord against those that the devil is using. Pero kaya in-specify ng kalaban natin, hindi yung kalaban nating tao. Kalaban natin yung demonyo at yung paggagamit. Kaya sabi nito, endured, be consistent with the intent of doing this to the end. Ibig sabihin, ang tatalunin mo hanggang end is yung niya, yung maling, sa case natin, wrong gospel, wrong Bible. Yun ang tatalunin mo. Kaya ngayon, yung pag-aaral mo ngayon, nakafocus doon, hindi yung itong taong to, kilala ko to, paano kaya siya tataloy sa debate? Hindi siya. Kasi maraming pang taong katulad niya lang din eh. Intindihan niyo ba yan? Focus ka dun sa doktrinang mali. Ako may kaibigan ako dyan, mali siya ngayon, titirahin ko yung doktrina. Ako, maluwag yung loob ko sa kanya, nabiktama lang siya. Intindihan niyo ba yun? Huwag niyo mag-focus sa tao. Okay, kaya sinabi sa verse 13, sabi dyan, wherefore take unto you the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand. Okay? So, dapat maging consistent tayo. Yun ang gusto kong sabihin dito. Kasi nga, yung tao, minsan naloko, ang hirap pakiusapan, ang hirap kausapin, pero tayuan mo lang yung tama. Okay? Hanggang katapusan niya, tayuan mo lang yun. Hindi, kasi hindi mo kalaban yung tao. Kalaban mo yung demonyo at yung ginagamit niya. Tsaka yung mga muling, maling doktrina. Next is, saan pa tayo dapat maging malakas? Dami, no? Oh, ganyan talaga eh. So, sabi niya sa 14a, sa una, stand therefore having your loins girt about with truth. Okay, sa literal na armor, ito po yung belt yan eh, or sa mga sundalo, tawag namin dyan. Meron na kaming garrison belt noon sa CAT. Meron pa kaming, ewan kong tawag doon, yung malaki, sinasabitan talaga ng mga armas. Yung kung ano man yung kulay green na malaki. Ilalagay lang yung, inapatong lang dito yun, pero matibay yun, tsaka pwede mo sakyan yun. Inalagyan ng baril, inalagyan ng ano man. Sa kanila, tali lang, girt about. Pag sinabing girt, tinalian. Kung ano man yun. Ano yung loins? Ito po. Okay? Ano daw ang kinukumpara doon? Katotohanan. Ganito po yan. Pag ikaw nasa labanan, importante yung mga, katulad sa kanila, sword. Isa mong isasabit yun. Di ba? Oh, may sword ka na saan? Ayun, nalaglag kasi na yung belt ko na ano pala eh. Made in China pala. Kaya ano, ano bang may ng belt? Ang dami ko yung belt dyan eh. Iba sa inyo nabigyan ko, di ba? Ngayon maganda leather. Yung iba ngayon, yung mga synthetic, matibay din, di ba? Yung mga cloth, mga cotton, tsaka yung ano, plastic na ganun-ganun. Tibay nun. So dapat, alam nyo, yung armas mo, ito, ganito ang sabihin ko. Yung karamihan, kahit Baptist siya, mga iglesia ni Manalo. Lahat sila, kunwari, Bible eh. Di ba? Paano masabing katotohanan yan? Eh, basta yung Bible, to, eh paano yung pag-bit-bit mo doon? Yun ang tanong. Di ba? Kahit yung Mormon daw, King James daw dati yan eh. Oh. O di, pareho na. Hindi. Yung pag-bit-bit nila, mali. Yung pinagsasabitin nila ng katotohanan, sablay. Amen? Kaya kahit gumamit ka ng tamang almas, sinabit mo sa mali, di ba? Kaya madalas ang truth, sinasabi, saan mo binabase yan? Yan. At kahit may Bible ka, ipaliwanag mo. Kasi pag di mo kayang paliwanag, baka kinopy and paste mo lang yan. Alam nyo yung copy and paste, mga bata? Kaya, alam yung copy and paste? Hindi na alam ng mga ano eh. Sinabing copy and paste, kinopia mo lang. Ano ba ang katotohanan ng Baptist? Mali yung tanong ngayon. Sa atin, anong turo lagi ng Bible? Ganon. Ganon. Kasi kung ano yung tinuro ng Bible, yun na lang ng Baptist. Kaya ngayon, kung ngayon, meron kayo parehong Bible, ipaliwanag mo kung naintindihan mo. Ngayon, kung tinatayuan mo yan, di mo pala naintindihan, mali agad yun. Kaya ito, kaya nga aral tayo ng aral eh. Hindi ako naniniwala umatin lang si Christian dito ng tatlong taon. Alam niya na lahat at isesend ko na yan. Oh. Mission ka na dyan. Bahala ka na dyan. Basta may Bible ka. Oh, meron kang mic. Meron ano. Sige, magano ka na dyan. Hindi. Titignan ko muna. Naintindihan pa nito yung gagawin niya. Amen? So, ganun po yung katotohanan. Dapat lagi nasa lahat ng ginagawa natin katotohanan. Pag nasabihan ka lang dyan, totoo ba yung ginagawa nyo? Tama ba yan? Di ba? Tapos ka na. Kaya, yan. So, be strong in the truth. Yun ang gusto ko sabihin.
So yung katotohanan, pwedeng number one, number two, totoo to. Hindi lang basta meron kang katotohanan, may kukuhaan ka ng katotohanan. Ito na yun eh. Maging malakas ka rin. Ibig sabihin nun, alam mo, tinatayuan mo. Intindihan niyo ba yung malakas ka sa katotohanan? Ibig sabihin, andyan yung katotohanan, malakas ka ba? Ibig sabihin, alam mo ba, pinanindigan mo, kaya mong panindigan? Diba? At yung buhay mo rin, kasi manghirap eh, masasabihan ka ng ano eh. Ngayon, meron din naman mga ano dyan. Walang perfecto. So yun nga, katotohanan pa rin yun. Nagkamali ka talaga. Basta, kung perfecto ka, hindi. Sinabi ko ba yun? So sa katotohanan ka pa rin dapat naka-base, nakahang. Okay? Next is yung pangalawa, sinabi dyan. So kaya kinumpara yung katotohanan, dapat ang lagi ang mundala yan. Okay? Yung isa pa, yung breastplate. Pag sinabi breastplate, yun po yung actually, yung ibang tawag niya sa breastplate, parang buong ano na yun, breastplate daw yun. Pero yung specific dyan, hindi ito. Ilalagay dito para protektahan yung iyong puso, yung liver, kung ano may basta sa dito. Madali kasi tusukin yung katawan kasi nga, laki. Diba? So, pero kaya nilalagay ng protection niya. Pero ano daw yung kinukumpara dyan? Righteousness. So, maging malakas ka din sa righteousness. Sabi dito, be strong in being righteous. Alam mo, sabi sa Proverbs, sabi doon, the wicked fleeth when no man pursueth. Yung mga loko-loko, takot sa anino nila, sabi nga. Diba? Magigit ko sa inyo yung inutulungan ko dati. Sabi ko, punta ka sa amin. Saan ka, saan ba kayo? Taga, doon sa Masinag, sa ano? Saan ba tayo nun? Doon sa Stocks. Pleasant Manas. Nako, ayoko dyan. May kalabang pala doon. Kung takot siya, pumunta lang doon. Eh, kung mamalengke ka doon, ba't takot? Kasi may ginawang kalokohan eh. Ganun din sa church. Sino yung takot mag-church ngayon? Diba? Sabi nga sa inyo, mayroon dito mo, tumatakbo, nakita lang si Mamean. Uy! Kasi may ginawa kang mali. Pero pag tinama mo, ano? Wala nang problema. Amen? Nagkamali ka, tinama mo, wala nang problema. Makakalimutan na yan. Masabi doon sa Proverbs, kung saan man yun, nakalimutan ko. Ang sabi doon, the wicked flee yet when no man, wala namang humahabol sa kanya, takot. Kaya sabi doon, but the righteous is bold as a lion. So ganun yun. Pag matuwid ka, kung may mali ka, pinagsisiyan mo, tinalikuran mo, tinama mo na, ano sabi mo sa akin? Eh dati ganyan ko eh. Dati yun! Natapang ka pa, di ba? Eh dati yun eh ngayon. Anong gusto mong gawin sa akin? Hindi gawin mo. Di ba? Katapang ka. So ganun tayo dapat, be strong in being righteous. So ang tanong, anong righteous yung? Kaya dumapasa sa ating saan? In the Lord's righteousness. Alam nyo na yan, kung ligtas ka, ang righteousness ng Panginoon, nasa iyo na. Siya ang ating righteousness. So pag inanong inaasa tayo na sa taras ngayon, eh dati ganyan ka, ngayon nga, ganyan ka pa eh. Ligtas na ako eh. Okay, pag-isiyan ako sa kanya, mag-isisi, hindi sa iyo. Sino ka ba? Ha? Next! 15, sabi dyan, and your feet shall be the preparation of the gospel of peace. Saan tayo dapat maging malakas? Parang ito, di ba? Alam niyo yung nag-preach ng ano? Kaya tinapos ko talaga ito eh. Ang hirap mag-preach pag hindi ka handa. Nabanggit ko rin sa inyo lahat eh, yung mga kwento ko dahil sa mga ibang preaching kasi nga, minsan nahihilig ako sa mga preparation ng mga, ano eh, ng mga yan, may gera, di ba? Yung sa Russia daw, nag-prepare sila doon, yung logistic, kaso may mali silang ginawa. Anyway, pag-preparado ka, malakas ka. Amen? Kaya bagay natin kanina malakas. Kahit saan pa yan, yung sa sports, alam mo, shooter ka, malakas loob mo. Amen? So, paghandaan mo yan. Ngayon, sa gospel, saan tayo dapat maging malakas? Sa soul winning, actually, yun ang gusto kong sabihin. Saan ba yun? Yan, sa point number 9, be strong in preparation and soul winning. So, malakas ka dyan kasi alam mo, tama yung tinuturo mo. Hinanapan mo ng butas, wala. Amen? Amen. Hinanapan ka ng butas, nabutataan mo sila. Wala silang masabi. Amen? Mahal mo yung kaluluwa, nakita mo, pre-practice mo, yung ibang soul winner, naliligtas, ikaw, naliligtas. Matapang ka ngayon, prepared ka na. Amen? At malakas ka. Imagine mo, kaya nga binabanatan minsan natin, kapwa natin baptist, bakit? Ano din sila eh, nagkulang sila eh. Gukwento sila, last 5 years ago, may na-win ako sa Panginoon. Ay, salamat.
Pero malakas ka ba nun? Kung isa, dalawa sa isang taon. Wala kang paghanda, hindi ka makapag-preach ng panipaniwala ka. O, preach about soul winning. Eh, kwento mo yung ginawa mo. Baka nga hindi pa ikaw eh. May nagkwento si ganyan. Kakwento ko rin sa inyo. May mga ganun po, lalo yung mga Calvinist. So, ang gusto ko sabihin dito, be strong in preparation and soul winning. According to this, paano natin malalaman ngayon na sa Panginoon yan? Eh, syempre, kung totoong naliligtas yung mga tao. Amen? Ngayon, iba, kailangan lang paliwanagan at paalalahanan. Pero, alam mo yung ligtas, yung maayos kausap. At naintindihan niya, nagkoconnect kayo. Hindi yung hindi in the Lord. Ibig sabihin niya, mga CCF mo nga rin ganyan. Marami sila, they're strong in numbers and resources. Hindi pa rin strong in the Lord yun. Hindi in the Lord yun. Amen? In the business yun, sa CCF. Sa Catholic, in ano, they are strong in hypnotism. Yan ang sabi dun eh. O kaya yung mga pasti lang pinapatay nila yung mga tao, mas lakas sila dun. Amen? Third to the last. Pusin natin to. And above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ganito po yan. Yung sabi nga ni ba, di ba? Lahat niyang pinaghahandaan mo. Ano mga gamit ng kalaban natin? May espada sila. Ah, mayroon akong armor. May breastplate ako. May helmet ako. Ah, mayroon din silang ano? Mga arrow. Pag malayo ka, itirahin ka. Or mayroon din silang ano man yan, gamit nila. Inaalam mo lahat ng gamit nila, di ba? Ngayon, may mga gamit sila na hindi mo malalaman kung ano eh. So ngayon may parang pang generic na ano ka, panlaban doon, okay? At ayun sinasabi na shield, okay? Alam niyo yung shield, di ba? So pwede yung shield, pwede mo rin pang ganyan yun, pero yung shield, kung ano dumarating dyan, hindi mo na alam kung ano yun, basta bato man yan, okay? Haharangin niya ng shield mo na dapat matibay. So ganun, sa ating lakad Kristiyano, sa ating laban, bilang mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, mayroon tayong ginagamit ko na, hindi mo talaga maintindihan, pastor. Sabi sa akin, mali daw tayo, yung Jesus daw, mali daw na pangalan niyan. Ako, hindi ko alam ah. Anong sagot dun? Eh, sabi sa King James, Jehovah, NJ, na-invento lang manan. Patay, anong gagawin ko? Hindi ko alam ang sagot dun. Pero may pananampalataya ako, amen? Na hindi naman tangan Diyos na magkakamali siya ng ganun dahil sa isang letra. Sigurado ako hindi ganun katangan Diyos, hindi siya ganun kahina at ako wala laglag pa na pa dahil lang doon. So may faith ka ngayon, hindi ko alam yan, pero naniniwala ako hindi ganoon ang Diyos. Okay? So ngayon, later mo na malalaman yung sagot doon, di ba? Pero at least naharang mo na. Hindi ka na katulad ng iba na Yeshua, mali kayo, kami lang ang tama. Yan ang sinasabi ko. Kaya yung mga fiery darts, ha, pag sinabi fiery darts, hindi lang po pala dati, hindi lang basta matulis siya. Minsan, matulis na may lason pa iba, lalagyan pa ng apoy. Ang hirap ng labanan dati. Ganyan tayo ngayon eh. Alam nyo ba, kaya pag inag-aralan mo yung kulto tsaka yung mga maling aral, ang galing din eh. Ang galing. Na-cover nila eh. Biruin mo yung Calvinist. Ganun nga. Gagamitin yung verse, mali naman. Pero may verse. Dinaan na lang nila sa ibang bagay, di ba? Kaya mag-publish ng books, magpogi-pogi sa ano, tapos sa atin yung ano, ay, galing siguro nun, oh, sige, makikinig na ako dun. Eh, dahil sinabi niya, yun ang tama, kahit hindi yun ang tama. Iba yung ginamit nila, sa hindi yung katotohanan. Kaya ang pangaharang nyo dyan, kung tama yung pananampalataya, ligtas kayo, una, at, siyempre, manampalataya ka sa Diyos. Pag yung mga ganung banat, hindi yata sa Diyos yan. Yung ibang Bible naman, ganun din. Actually, mali ang King James. Ngayon, NIV. May nahukay po kami. Eh, siyempre, ang paniniwala mo, hindi naman tanga ang Diyos na yung Bible na tunay na wala. O, diba? May faith kang ganun. Kahit di mo alam yung kung anong pinaghukay nila ngayon, at saan hinukay, at anong Greek niyan, may pananampalata. Salo pa rin yun, okay? Nasalag mo pa rin yun. Nako ba? Yun ang pagkakaiba ng shield. Ibig sabihin, basic siya, pero kaya niyang saluhin even yung mga, yung dart kasi maliliit lang yan eh. Anong shield ko dun? Diba, naalala niyo yung, again, yung meme? Yung armor siya, talagang kompleto bakal eh. Eh, syempre, kailangan mo makakita. So, doon siya tinira sa mata. So, pero kung may shield ka, tsung! Okay. Next, and last. Second to the last.
Saan tayo dapat maging malakas? Yan sinabi na dyan. So, isa mga importante, yung helmet nga po, di ba? Kaya kahit sa nagmumotol daw, importante, at least naka-helmet ka. Matumba ka man, gumulong ka man na ilang araw, ilang metro. Okay? Sugat-sugat ka, pero kung naka-helmet ka, buhay ka. Amen? Supposedly. Yung ganun. Pag nabarog kasi yan, patay ka eh. Ganun din po sa pagpaglaban, actually, pag ikaw sa ulo ka ginan yan, patay ka na agad, tapos na agad yung laban. Kaya ngayon, sa atin, ang sinasabi dito sa atin, yung hinahalintulad na importanteng bagay na dapat merong ka o na dapat ligtas ka. Amen? Amen. Pag hindi ka ligtas, patay ka na agad. Di ba? Nakikipaglaban ka pa, patay ka rin naman. Ano yun? So, ngayon, ayan yung basic sa atin. Again, walang perfect illustration ha. Baka mahanapan to ng butas eh. Kasi kailangan isuot mo yan eh. Pag hinubad mo yan, di ka naligtas. Hindi ganun. Okay? Iksabihin lang nun, dapat alam mong ligtas ka. Okay? Pag ligtas ka, naprotekta mo yung pinaka-importanting parte ng katawan mo. Therefore, kahit pa anong kahit maputol man yan, ligtas ka pa rin. Ibig sabihin, importante. Yung importante na protektahan. Okay? Last, sa mga pinag-uusapan natin, armor, eh, ba't kasama yung sword? Armor ba yung sword? Kung kahit kay Jackie Chan, may sword dun. Kasama yun, amen? Ayun yung panglaban mo, yung karamihan doon pang protect. Okay? Kaya ginagawa sa inyo, iba dyan protection. Okay? Kaya ko na, mayroong false doctrine kina, ano, kumari, umasok doon. Tatanungin ko, ako yung may paglaban doon, protectahan ko muna siya. Habang di pa siya magaling. Pero later, kailangan mo may panlaban ka rin. Kaya nga, aralin mo yung salita ng Diyos. Yan ang ating panglaban. Kaya be strong. No? Kung bira yung nakakita ka ng tanke, lahat, ganyan ka kapal. Tapos wala ka namang pambala. E di, pinaputokan ka isa, hindi ka namatay. Dalawa, hindi ka pa rin namatay. E kung ang dami, e kung titirahin mo lang, kung tinira mo na siya, di patay na siya. Eh kung wala ka, puro depensa ka lang. Ganun yung mga ibang Kristiyano, puro depensa lang. Hindi pwede yun. Minsan kailangan ka umupensa para tigilan ka na. Either tigilan ka, or maisalba mo rin siya. Pwede ganun. So, ganun po yan. Sino sa atin ang ganun? May mga ganung church, may observa ako eh. Gusto lang fellowship. Gusto lang word of God, pakinig lang. Okay? Hindi ina-apply, hindi ina-aral. Hindi ina-aral kung paano gamitin. Hindi ka mananalo doon. Amen? Sooner or later, pag binakbakan ka na, puro false duck, hindi mo alam paano salagin yun, ah, tinatamaan ako, pastor, chung, mga ganyan lang eh. Eh, kung malaki na, matindi na, kailangan mo lumabang. Kaya, be strong in the word of God. At paano natin malalaman salita sa Diyos yan? Ay, siyempre, dapat sakto. Yung iba po, talo na agad, wala silang King James eh. Ni hindi nga nila madepensahan yung salita ng Diyos. Gagamitin pa nila? Hindi na. Ginagamit lang nila yung sinabi sa kanilang gamitin nila. Yung mga sinabi sa kanilang leader nila. At ang turo sa kanila, kahit ang ibang baptist sa ganito. Pag hindi mo masagot, di mo alam, ignore mo na lang. Now, sa una, pwede rin yun. Pero kung, di ba, matatatak sa utak mo yun, eh. Mali talaga yung Jesus na pangalan, mali. Anong gagawin mo doon? So pag hinayaan mong nanatili sa utak mo yun, naglilinger, mali pala yung maling Jesus, Yeshua pala, o Yahuwah, ewan ko, alamin ko kaya, mag-research muna ako ng Hebrew. Naiyari ka na. Amen? So be strong in the Lord. In the Lord. Sa Diyos tayo, sa Panginoon, maging malakas. So malakas ka ba? Maging malakas ka kung hindi. Wala namang ultimate na lakas eh. Magpalakas ka, magpalakas. Kaya nga, be strong. Pag nakikita mo yung ibang atake, hindi mo na kinakaya, magpalakas ka. Kahapon si Shana, ang lakas din eh. Ako, hindi ko na kaya siguro yun. Takbo siya, oh. Taas, baba, sa hagdan. Diba, sa kalsada. Tinatakbo niya yun, oh. Pagod-pagod siya. Kaya later, lalakas yan. Amen? Ganun din tayo. Kaya ngayon, yung iba sa atin, tamad mag-soul winning, mahirap pa, nahihirap, pahirap ka sa ngayon, magpalakas ka. Alamin mo yung verse, alamin mo yung ibig sabihin, paano yung paliwanag niyan. Later, harapin mo yung ministro, kahit yung pare. Hindi mo kailangan gawin yun, wala kang pag-asin. Karamihan doon yung probate. Hindi lahat, ha? Pero, magpalakas tayo, amen? Malakas ka ba?
Pwede tayong magpalakas sa Panginoon. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na inyong salita ang inyong kalakasan. Hindi lang po inyong salita. Maraming nabanggit dito, Panginoon, katotohanan, preparation of the gospel, Panginoon. At of course, yung faith, Panginoon. Maraming nabanggit dito, Panginoon. I pray, pati yung sa aming paa, Panginoon, sa aming loins, sa aming breast. Especially yung kaligtasan. Maraming salamat po, niligtas nyo kami. At nawa mangyari po sa iba yon, makita namin na kailangan itong labanan na ito, Lord. Kung kami sabi ng iba, hindi nakakapagbasa, pero nakakapakinig pa rin kami. Aralin namin yung katotohanan. Kung hindi kami makapag-solvin, pwede namin ipasa, Lord, sa marunong. At least, pakita namin yung magandang testimony namin. At mawi namin ang aming mga mahal sa buhay, kapitbahay, Panginoon. Maligtas sila. At alam po, Lord, tuloy-tuloy ang aming gawain. But especially ang resulta ng maayos na gawain, pag mga malakas, ang mga anak ni Panginoon, mas effective, mabilis na mga gawa ang dapat magawa. At huwag niyong hayaan, Panginoon, maging mahina at makontento maging mahina, Panginoon. Especially sa church namin, ang klaseng church na ito, Lord, na ang commitment namin sa inyong salita, Panginoon, sa inyong gawain, hindi pwede kami may mahina, may iiwanan lang kami. But may provision na sa mga mahina, Panginoon, din. Pwede tulungan, alalayan sa umpisa, habang sila naman po ay nagpapalakas din. So, yung mga panalangin, kayo din ang maging kalakasan namin, Panginoon, yung kasalita, yung katotohanan ng kalakasan namin. Therefore, lagi nang kalayo ito, Panginoon, sa aming free time, aming actually, the free time, talagang devotion namin, naaralin namin yan, sa aming buhay, Panginoon, basically. So, hinahang po lang, Panginoon, kayo magpala sa aming kakainin din. Ito yung maging kalakasan naman ng katawan namin, Panginoon. At ang hapon, Panginoon, na ang verse ay si Daddy, Panginoon, na palayan niyo doon. Maging blessing ng Panginoon bawat isa sa bawat isa. Tumagal pang church, Panginoon, especially maging malakas din po, Panginoon, sa mga bagay na tama at nag-matter sa inyo, Panginoon, like souls, soul winning, preaching, Panginoon. Lang po, ganoon din po kami dito. Kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen.